as a death wish. So marami nga tayong nakalap na mga leaks, scans, summaries o basically spoilers para sa chapter 71 ng Boruto manga. Maraming ang exciting na revelation ang ating makikita sa chapter na ito na aking iyahayag nga sa inyo sa videong ito. Masasagot nga yung tanong na mamamatay nga ba si Amado o hindi. At dito nga din inireveal sa atin na itong si Daemon at Ada nga ay iiwanan si Code sa ere para makipagkasundo sa Konoha upang matupad ang goal nitong si Ada na mapalapit dito kay Kawaki. Kinonfirm din dito sa chapter 71 na kasalukuyan nga mas malakas na nga itong si Code kumpara kay Naruto at Sasuke. Pero itong si Daemon nga nasa ibang level dahil kinawawa nga niya si Code sa chapter na ito. Ang chapter 71 nga ay divided into 7 parts. Part 1, Amado trying to convince Ada o kinukumbinsi nga dito ni Amado si Ada para tulungan siya at hindi siya mapatay ni Code. Part 2, Daemon steps in para pigilan at labanan si Code. Part 3, Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki and Shikamaru update sa Konoha. Part 4, tension rises between Code and Daemon. O basically, Daemon vs. Code, Part 1. Part 5, Daemon vs. Code, Round 2. Part 6, aftermath matapos ang laban at ang pagkakasundo ni Amado at Ada na makipagtulungan sa Konoha. Part 7 naman ay yung pagtakas ni Code at yung declaration niya na siya nga ay magiging isang Otsutsuki at iba pa. So sobrang interesting nga ng mga pangyayari guys sa chapter na ito. Pero bago nga natin pag-usapan yung mga spoilers para sa chapter 71 ng Boruto manga, gusto ko munang i-introduce kayo sa isang napakalupit na mobile game na aking nadiskubre. At accessible nga din ito guys sa inyo mga iOS at Android devices. Ito nga guys ang Tong It's Go. Pwede kang maglaro ng color game, pusoy o kaya sabong nang hindi gumagamit ng tunay na pera. So hindi mo na kailangan pang magpunta ng karyaan at sabungan para lang maglibang. At ang malupit pa dito sa Tong It's Go, hindi ka na nga gumagamit ng pera pero pwede ka pang manalo ng electric fan, load cellphone, Sodexo Pass at iba pang mga home appliances. Yan nga ay posible kapag mayroon kang Go Stars na magsisilbing points na pwede mong gamitin sa pag-redeem o pag-claim ng mga nasabi kong rewards. So kung naging interesado kayo at gusto nyong subukan ng Tong It's Go, pindutin nyo na kaagad yung link sa description o kaya naman sa pinned comments ng video na ito para agad nyo nga masubukan. Pero let's talk more about our today's sponsor, Tong It's Go, at the end of this video. Sa ngayon, pag-usapan nga muna natin ang mga spoilers na ating nakalap para sa chapter 71 ng Boruto manga. Sa previous chapter nga na chapter 70 ay natapos nga yung chapter na iyon sa cliffhanger na kung saan itong si Amado nga ay mapapatay na nitong si Code. Yung Code na wala na ngang limiter na mas malakas na kay Jigen. So yan nga yung tinuloy ng chapter 71 na ating tatalakayin sa videong ito. So chapter 71, mamamatay na nga dito si Amado. Pero meron nga siyang sinabing isang bagay na nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Sinabi nga niya na mayroon daw siyang impormasyon tungkol kay Kawaki na siya nga lang ang nakakaalam na hindi pa nga alam nitong si Ada. Kaya naman naging curious nga itong si Ada at agad nga niyang pinigilan si Code na patayin itong si Amado. Gusto ngang malaman itong si Ada kung ano yung iniisip dito ni Amado. Pero itong si Code nga na-consume na nga nung hatred o galit niya towards dito kay Amado dahil alam naman nating lahat na itong si Amado nga yung dahilan kung bakit natalo ng Konoha si Ishiki Otsutsuki dahil tinuruan nga ni Amado ang Konoha kung paano tumalo o pumatay ng isang Otsutsuki. At itong si Ishiki nga yung tinuturing na Diyos nitong si Code kaya naman galit na galit siya dito kay Amado. Kaya naman dito nga nagtalo si Code at Ada. Ayaw nga ni Ada na patayin nitong si Code si Amado dahil gusto nga niyang malaman kung ano yung iniisip dito ni Amado. At gusto namang patayin nitong si Code itong si Amado dahil galit na galit nga siya at gusto niyang gumanti o gantihan si Amado sa pagtulong niyang talunin si Ishiki Otsutsuki. So habang nagtatalo nga itong si Code at si Ada, sumulpot nga si Daemon, ang kapatid ni Ada. Dahil umakma na nga dito si Code na papatayin niya si Amado. Kaya naman pinigilan siya ni Daemon, hinawakan nga ni Daemon yung braso nitong si Code at pinigilan si Code. Pero imbis na magpapigil at tumigil itong si Code, ang ginawa nga niya, inatake nga niya itong si Daemon. Dala nga ng kanyang galit. Ngunit yung atake nga niya kay Daemon ay agad namang nag-reflect mentally. Naramdaman nga niya yung ability nitong si Daemon, ang reflect ability. So itong scene nga na ito guys ay basically isa na itong fight scene. Probably na malupit itong panoorin kapag na-animate na ito. So tuloy natin, biglang ang pumasok itong si Code sa ginawa niyang glow marks sa sahig. Then nag-teleport nga siya sa ceiling o sa kisame. At
sumabit na parang si Spider-Man, while Damon, itong si Damon naman ay napatalon dahil na-surprise nga siya na inatake siya nitong si Code. At yung laban nga na ito ay temporarily hininto o pinahinto nitong si Ada dahil nakita nga na yung murderous intent o yung intent ni Code na patayin si Damon, at ito nga yung lalong kinagalit dito ni Ada towards kay Code. So kung matatandaan nga natin guys, last chapter ay nagbigay nga ng offer si Shikamaru kay Ada na makipagtulungan na lang sa Konoha para mas mapalapit siya kay Kawaki nang hindi kailangan gumamit ng violence, at mas mapapalapit nga siya kay Kawaki sa ganitong paraan. Medyo nagdadalawang isip nga siya, pero dahil nga sa pagkukumbinsi sa kanya ni Amado, na-sales talk nga niya itong si Ada, kaya naman kinoconsider o gusto na rin talaga nitong si Ada yung offer nitong si Shikamaru. Habang itong si Code naman nawawala na nga yung alliance nila ni Ada at Damon dahil nga sa nangyari. So galit na galit nga dito si Code at di makapaniwala na tila nga nauutupa ni Amado itong si Ada, na nabaliktad na nga ang sitwasyon. Kanina lang sila pa ang magkasama at magkakampi ni Ada, ngayon siya na nga ang kinakalaban ng magkapatid na si Ada at Damon, at kinampihan na nga nila itong si Amado. Sinubukan pa nga ulit nitong si Code na patayin si Amado, pero pinigilan siya ulit ni Damon at wala na nga siyang magawa kundi man lumo dito. At next scene nga, inapunta naman tayo dito sa Konoha kung saan nandito nga si Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki at Shikamaru na pinag-uusapan ng origin nitong si Ada, at dito nga nila napag-usapan na itong si Ada nga daw ay cyborg na dinispose noon ni Amado sa utos ni Jigen o Ishiki o Tsutsuki, dahil ayaw nga ni Ishiki ng mga cyborg na mas malakas pa sa kanya bukod kay Code na loyal sa kanya. At napag-usapan din dito si Damon dahil hindi pa nga nila kilala itong si Damon. At pagtapos nga niya ay nagbabalik naman tayo sa labanan sa pages 16 to 21 ng spoiler chapter summary na kung saan nga magaganap ang Damon versus Code Part 2. Dito nga ituluyan ng nag-confess si Code ng love niya o pagmamahal towards kay Ada, na kung saan nag-respond nga si Ada at sinabing ew o kadiri nga daw itong si Code, at di nga daw niya kailangan itong si Code dahil bara-bara o hindi nag-iisip at walang self-control itong si Code. At tulad nga ng sinasabi dati ni Ada, she only needs one night, at yung one night nga na ito si Damon. At napagtanto nga nitong baliw na si Code na siguro para makumbinsi niya si Ada na makasama at matanggap siya kailangan niyang patayin yung knight na nauna na sa kanya na si Damon nga. Kaya susubukan nga nitong si Code na patayin si Damon para siya yung maging one and only knight nitong si Ada. At dito na nga naganap ang round 2 ng laban nilang dalawa. Bago nga magsimula ang laban, isumigaw pa nga itong underling ni Code na si Bug na ang kahinaan nga daw ni Damon ay yung kanyang palm o palad, na kung saan hindi nga daw mag-a-activate ang reflection ability ni Damon kapag hindi nakalapat ang kanyang palad sa isang tao o ibang tao. At naging confident nga dito si Code. Agad nga niyang sinubukan na atakihin si Damon, pero sobrang bilis nga ni Damon kaya bigla siyang nawala at hindi nga siya makita ni Code. Then nagulat na lang itong si Code noong pagtingin niya sa taas ay nandun na si Damon, at habang nasa area nga ay tinrashtalk nga siya ni Damon at sinabi nga na, "You said, I don't feel like I lose to anyone. Didn't you say something like that? Ha, funny." Tinutukoy nga dito ni Damon yung sinabi ni Code sa previous chapter na matapos ngang ma-release yung limiter niya, agad nga siyang nagyabang at sinabing feeling daw niya wala nang makakatalo sa kanya. Pero moments later nga, ito nga nakikita na natin na binabalagbag na lang siya dito ni Damon. Sinuntok nga siya dito ni Damon at lumagapak nga yung mukha ni Code sa sahig at nagrak pa nga yung paligid sa katawan ni Code sa sobrang lakas nga ng impact ng suntok dito ni Damon. Napasuka pa nga ng dugo dito si Code. Sinusubukan pang gumawa ulit dito ni Code ng claw marks at mag-teleport sa likod ulit ni Damon sa ceiling, pero agad namang nakapag-react si Damon at sinipang nga si Code sa mukha ulit, at umipak nga si Code dito sa pader at nakagawa na naman siya ng crater sa paligid niya dahil nga sa sobrang lakas din ng impact mula sa pagsipa sa kanya nitong si Damon. At yan na ngayon naging finishing blow na tumapos sa laban ni Code at Damon. Nagbabalak nga tumakas dito si Code, pero bago nga siya umalis ay tinrash talk muna siya ng magkapatid. Dito nga ay pinuri ni Damon si Code dahil sinabi nga dito ni Damon na mas malakas nga daw itong si Code kesa kay Jigen sa Hokage na si Naruto, at sinabing no match nga daw kahit si Sasuke dito kay Code. Pero wala pa rin daw kwenta si Code dahil ligit na mas malakas daw itong si Damon kahit kanino. So nagyabang nga dito si Damon na sinabi nga niya na irrelevant daw si Code dahil siya daw yung pinakamalakas sa lahat. So aminin natin, kahit tayong mga fans alam naman natin siguro na sobrang lakas talaga nitong si Damon kung ganito yung mga nagagawa niya. Kahit yung nilalang nga na mas
malakas na kay Jigen na halos ka-level na ni Ishiki o Tsutsuki ay ginagawa pa niyang laruan, parang pinagdalaruan lang niya at minamaltrato. Dito na nga gumawa ng claw marks itong si Code para tumakas kasama si Bug at nagsalita nga din si Ada habang nagaganap ito. Sinabi niya na, "So, you're running away?" Wala naman daw siyang pake kahit tumakas at mawala itong si Code. Di naman daw nila kailangan si Code as long as di daw manggugulo itong si Code sa mga balak nilang gawin at wag daw subukan dapat ni Code na manggulo dahil kaya daw niyang patayin si Code anytime, anywhere at kung kailan niya gusto nga. Sinabi nga ito ni Ada habang naka-activate yung kanyang left eye Sanrigan kaya nakakatakot talaga. Pero bago nga umalis si Code ay nag-iwan nga siya ng mga kataga. Sinabi nga niya na may duty daw siya nagagampanan, ang Will of Otsutsuki. At magpapatubo nga daw siya ng Divine Tree at kakainin ng Chakra Fruit nito na magbibigay sa kanya ng transformation upang maging isa siyang Otsutsuki. Once na maging Otsutsuki nga daw siya ay magiging immune na nga siya sa abilidad ni Ada. At kapag nangyari nga ito ay magdedesisyon nga siya kung mamahalin niya si Ada o papatayin niya si Ada. So parang threat na nga yung iniwan dito ni Code. Pero nakatakas nga si Code after nito. Dito na nga tayo sa last part ng chapter summary spoiler. Napag-usapan nga dito ni Amado at Ada yung mga gagawin nila at yung mga balak nilang gawin. Dito nga ay nagkasundo nga yung dalawa na pupunta sila sa Konoha para makipag-usap sa Hokage at advisors ng Hokage. Para pag-usapan nga din dito yung pagiging uncontrollable nitong si Kawaki dahil nilalamon na nga siya ng kanyang kapangyarihan o ng kanyang karma. Sila tunti-unti na nga siyang nagiging evil. Kaya nga sinabi ni Ada dito na dito na nga daw papasok yung role ng kanyang kapatid na si Daemon. So sobrang lakas nga daw nitong si Daemon dahil nga sa kanyang reflection ability at magagawa nga nitong ikipon check itong si Kawaki tulad na nga lang ng ginawa ni Daemon noong nilabanan niya si Kawaki. Well, hindi exactly nilabanan pero tinalo niya nga si Kawaki nang walang kahirap-hirap. Sa chapter 66 yata, 65 o 67, di ko na matandaan guys, pero basta yun. So siguradong magagawa nga talunin at pigilin nitong si Daemon itong si Kawaki gamit yung kanyang reflection ability. At sa kasalukuyan nga eh hindi naman natin maikakaila na itong si Daemon nga yung pinakamalakas sa mundo ng Shinobi World sa kasalukuyan sa puntong ito ng storya ng Boruto. At sinabi nga din dito ni Ada na malaki nga ang chance na maging VIP sila sa Konoha dahil nga sila nga lang yung kayang pumigil kay Kawaki at sila lang yung kayang tumulong sa Konoha sa kasalukuyan. At matapos nga yan eh napunta naman tayo dito kay Code. Dito nga nagbabalak nga siya na patayin si Kawaki dahil galit na galit nga siya kay Kawaki at tingit nga siya dito kay Kawaki dahil una pa nga lang eh lahat ay ginukuha na ni Kawaki sa kanya. Unang-una ang karma, si Kawaki ay naging perfect vessel habang si Code naman ay naging failed vessel. Ngayon naman ay si Ada na ayaw sa kanya pero gusto kay Kawaki. So parang feeling niya ay kinukuha ni Kawaki ang lahat ng kagustuhan niya. Kaya nga balak ni Code na patayin itong si Kawaki. Sabi nga dito sa ending ng chapter 71, "His innermost thoughts are mixed with feelings of envy and hatred." At dyan na nga nagtatapos yung chapter 71 summary at spoilers para sa videong ito. So balik nga tayo sa sponsor natin na Tongis Go. Paano nga ba makakapag-redeem ng rewards at paano nga ba makakakuha ng maraming points na magagamit o maaaring gamitin para makakuha ng loads at iba pang mga items? Madali lang. Una, pwede kang mag-invite ng mga friends nyo o mga kaibigan nyo gamit ang referral codes na ibibigay sa inyo ng Tongis Go. So magkakaroon nga kayo ng sarili nyong mga referral codes na pwede nyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at iba pa. So pwede rin naman kayo sumali sa mga tournaments ng Tongits, Pusoy Poker at iba pa para makakuha ng Gold Stars. Pero ang pinaka-epektibong paraan nga para makaipon ng maraming Gold Stars ay basically maglaro ka lang ng maglaro. Subukan mo lang talagang maglibang gamit ang Tongits Go kapag wala kang ginagawa. Kapag may free time ka, maglaro ka lang ng maglaro. At eventually makakaipon ka ng maraming Gold Stars na sapat na para makapag-redeem ka ng mga rewards tulad ng cellphone, electric fan, loads at iba pang mga appliances. So kapag marami ka ng Gold Stars at gusto mo nang mag-redeem ng iba't ibang items at rewards like loads, cellphone, etc., paano na ang gagawin mo para mag-redeem? Well, madali lang naman. Pindutin mo lang yung plus icon sa tabi ng Gold Star icon. Then may makikita ka nga dyan na gift icon. Pero bago nga lumabas yung gift icon na iyan, ay kailangan mo munang magkaroon ng 3 friends at kailangan mo munang makatapos ng 50 games sa Tongits Go.
Pag nagawa mo nga yan, pwede mo nang i-redeem o i-claim yung mga rewards na nasabi kanina. Marami na ngang players ang nakakuha ng iba't ibang rewards sa Tongis Go, kaya ano pa bang hinihintay mo? Manalo ng mga exciting na prizes habang nag-e-enjoy at nalilibang. Sobrang dali lang naman laruin ang app na ito guys, at sobrang enjoyable pa yung mga gameplay at interesting yung mga minigames tulad nga ng sinabi ko kanina, may color game, may sabong, may lucky 9, nakakatuwa. Sobrang gandang pampalipas oras ng larong ito, kaya naman pindutin mo na yung link sa description at pinned comments para makapagsimula ka ng maglaro ng Tong It's Go, at para masuportahan mo na rin yung ating channel dahil ngayon nga lang tayo ulit nagkaroon ng sponsor sa ating channel. So yun lang naman guys, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe, support our Bilibili, support our Saikon channel. Yun lang naman, see you in the next video, and the senpai out, peace.